This is Regin's Travels Podcast. All right, hello everyone. Welcome to another episode of Regin's Travels Podcast. This is Regin Reino at ngayon makakasama natin si Tamera and Viraye. Siya ay isang minimalist flight attendant and the woman behind the inspiring Miss Minimalist blog at Facebook page, which is an online diary about living a more meaningful life with less. Hello, Tamera. Welcome to the podcast. Well, naman. Thank you for that introduction. Thank you. Kumusta ka ngayon? Ito, kinakabahan. Pero okay lang. May flight ka kahapon, no? Kahapon ba o kagabi? Oo, kakarating ko lang kaninang midnight. Short turn ayon lang naman. Yun nga, nakita ko yung blog mo, yung Facebook page mo about minimalism. Very inspiring siya. Especially yung mga sinusulat mo dun. Hindi lang yung mga pictures na pinopost mo, pero yung mga sinusulat mo. At isa kang flight attendant. So, ikwento mo sa amin paano nagsimula tong pagiging ano mo, isang minimalist. Kasi ako as a minimalist myself, looking at your page, looking at your blog, tulad nga sinabi ko, napaka-inspiring. So, na-curious ako, paano nagsimula itong journey mo na to? Kasi especially sa Pilipinas, hindi siya ganun ka-popular yung minimalism na movement. Tama. Actually, even ako, hindi rin ako familiar sa word na minimalism. It was just a simple general cleaning day way back December 2017. You know, di ba parang nag-general cleaning tayo to welcome the new year. And I remember vividly kung gaano karami yung products na tinapon ko during that day. Parang actually hindi lang products eh, pati yung mga damit na may mga tag pa. So parang sabi ko, it also felt like I'm throwing away money. It was like a wake-up call for me. So kahit naman ako, hindi rin ako familiar sa word na minimalism before. It was just a simple general cleaning day for me to welcome 2018. Di ba gano'n naman tayo kahit sa Pilipinas? Parang before mag-Christmas at New Year, naglilinis tayo ng bahay. Simula nung naging flight attendant ako, 2017 yung unang general cleaning day ko. So parang that time, I remember kung gaano karami yung products na tinapon ko. So it was like a wake-up call for me. And I remember, sinabi ko sa sarili ko na, I'm not going to buy anything this year. Parang challenge ko yung sarili ko. Kasi before, every salary, alam mo yun, yung reward system. Parang gusto mo may bibilhin ka kahit t-shirt lang for yourself. Oh, pero ganun tayo mga Pilipino eh. Parang bilhin tayo na, oy, sweldo, regula mo naman yung sarili mo. Ganun, may ganun concept eh. Oh, sige. Tama, tapos yung mga malls, diba nag-sale pa sila sakto pag payday. So, well, naisip ko, kaya naman pala na wala kang bilhin unnecessary stuff. So, also, 2018, na-remember ko, dun din ako nag-start mag-deactivate ng social media. Parang social media detox. So, parang, nung nag-stop ako mag-social media, walang Twitter, walang Instagram, and walang Facebook. So, mas marami akong time for myself. Doon ako nag-start magbasa ng libro hanggang sa, hindi ko alam kung familiar ka kay Marie Kondo, di ba? Yung book niya. Yun. Marie Kondo. So habang binabasa ko yung book. Ano title ng book na yun? The Life-Changing Magic of Tidying Up. Oh, okay. Hindi ba yun? Parang may joy something din siyang book. Iba pa yun? Meron din. Parang iba, ano yun? Yung Spark Joy. Yun yung alam ko. Spark Sige. Joy. Yes. So, habang binabasa ko yung book, fina-follow ko din yung step-by-step instructions niya, yung methods na you have to declutter by category. And I saw myself enjoying the process. So, during that time, hindi ko pa rin alam yung minimalism. It was during the lockdown. When the lockdown started, di ba? People are stuck at home. And then they've got nothing to do. So, people are, alam mo yun, they're starting to declutter na rin. Mm-hmm. And I believe na clutter is also linked to stress, di ba? And nung time na yan, dyan ko na rin nakita yung mga
speech about minimalism groups. And nagulat ako na even sa Philippines may minimalism groups na din. So I guess that is where it all started. Grabe, ano, bago ka pa lang pala talaga sa concept ng minimalism nung lockdown lang. Mm-hmm. Pero yun nga, nakita ko yung Facebook page mo. Grabe, grabe yung ano, for me personally, sa mga Filipino na nagpo-post sa mga ganito online, ikaw yung, for me, yung pinaka-inspiring sa mga Filipino. Kasi karamihan ng mga nagaganito, mga taga-ibang bansa, usually mga Americans, tulad nila, for me, ang inspiring for me, sila, of course, yung The Minimalist, si Joshua Becker ng Becoming Minimalist, si Matt Diavela, okay din, medyo, pero yung talaga yung dalawa, si Becoming Minimalist, tsaka yung The Minimalist, which is si Joshua Fields Milburn, tsaka si Ryan Nicodemus, yung talaga yung, ano, very inspiring, pero, nasa ibang bansa sila, Amerikano, pero din sa Pilipinas, sabi ko nga, yung page mo, yung talagang ano, kasi yung mga sinusulat mo, very inspiring. Tapos, it resonates to me. And I, lahat yun talagang agree ako. Tapos ngayon, bago ka pala. So, napaka ano, parang kung isipin mo, wow, nung lockdown ka lang nagsimula. Pero ganun na yung kaalaman mo tungkol sa minimalism. I guess, alam mo yung feeling na matagal ko na siyang pinapractice, hindi mo lang alam yung term. Parang ganun. Tapos hanggang ngayon, parang trial and error pa din ang lahat. Kasi wala naman talagang rules ang minimalism. Wala namang definite na definition yung minimalism, di ba? So for me, you have to, yung definition ko ng minimalism is finding what is enough for you. It's not always about having less, di ba? Oh, totoo yun. Walang rules talaga yung minimalism. Ultimo yung fina-follow ko na The Minimalist. Sinasabi talaga nila na wala naman talaga siyang rules kasi depende yan sa'yo. Pero nagbigay din sila ng rules sa podcast nila. Parang 10 or 12 rules ng minimalism. Pero sinabi nila na parang guide lang to. Pero wala naman talagang specific rule. Kasi ang minimalism talaga is a tool. Hindi siya destination. It's a tool. So depende sa'yo yun kung ano yung para sa iyo na nagwo-work. Pero ang punot dulo nun, living a life with less so that you can live a more meaningful. So ang target nun yung meaningful, hindi yung minimalism, paraan lang yun para ma-achieve yung meaningful life. So wala talaga siya na, "Oy, ako minimalist, narating ko na, minimalist na ako," ganun. Para hindi siya talaga label, eh. parang tool lang siya. I agree with that. Tsaka alam mo, nakaka-addict din yung ano, no, yung freedom na nakukuha mo from minimalism. As in, parang ako nga nung nagsimula ako maging minimalist, sabi ko, bakit ngayon ko lang ito ginawa? Eh, yung benefit niya. Tapos yung mga friends ko, hindi nila maintindihan. Tapos feeling nila, hindi nila kaya. Parang ano ba yan? Kaya hindi ako mabubuhay ng ganyan. Siyempre, hindi ko naman sila kailangan i-convince. Pero sa isip ko, parang kung alam niya lang yung benefit ng pagiging minimalist, yung freedom at pagiging meaningful. Yun nga yung sinabi mo kanina, napakaganda na pinapractice mo siya naturally sa'yo pero hindi mo alam na may ganun palang term. Nakaka-relate ako doon. Tsaka yung dati may interview ako din sa podcast din before. Member din sila ng Minimalist PH, si Nicole tsaka si Prax. Sabi ni Nicole, nung napanood niya yung documentary sa Netflix na ano yung title, basta parang about minimalism sa Netflix, sila Joseph Fields Milburn din, sabi niya, parang realization sa kanya na, wow, may ganito pala. Tapos naiyak daw siya. Talaga umiyak siya literally kasi ito talaga yung hangad niya pero hindi niya alam na may movement palang ganun. So naka-relate din ako kasi ganun din ako, na parang ayoko talaga ng clutter. Bata pa ako, ayoko ng clutter. Masaya ako pag nasa hotel ako kasi parang, di ba, yung hotel ko, kunti lang yung gamit. Unlike sa bahay niya, parang andami. Hindi ko alam na may ganun. So nung sinabi mo yun, parang, uy, hindi lang pala ako ang nakakaramdam nun. Parang ganun. May mga sinulat ka din sa vlog mo tungkol sa pagiging minimalist mo, yung before and after. So for you, ano yung parang pinakamalaking benefit na nai-enjoy mo ngayon as a minimalist ka na compared before, no, hindi ka pa minimalist?
Well, yung biggest thing na na-enjoy ko talaga is yung, alam mo yung sobrang bilis na lang para sa akin mag-pack ng gamit. Kasi dati, mag-mix and match ka pa ng OOTDs, alin ba yung babagay dito. Sometimes, umaabot ako ng 1 hour. Sa ano pa lang ha, sa pag pili pa lang na susuotin. Ngayon, I only check the weather. Halimbawa, winter, summer. So, since alam ko kung anong gamit yung meron ako, ginagrab mo lang siya ng ginagrab. Grab mo lang tapos tutupin. Sobrang bilis. So, dahil doon, mas marami akong time para i-check kung saan ako kakain, kung saan ako pupunta, kung mag-a-avail ba ako ng day tours. Alam mo yun, mas marami kang time para sa mga bagay na importante. More than yung kung ano lang yung suot mo, di ba? Yun yung grabe. Pinakamagandang effect niya sa akin. Oh, kahit ako mismo eh. Di ba dumaan din tayo sa stage na mostly high school or early college na kailangan pormado ka, kailangan ganito yung damit mo, kailangan branded. Na parang pag hindi ganun, parang feeling mo hindi ka in. Di ba may ganun concept eh. Lahat naman tayo dumaan sa ganun. So for me, yung pagiging minimalist, parang yun yung pinakamalaking benefit sa akin. Ay, hindi ko pala kailangan bilhin yung mga branded na yan or hindi ko kailangan ipagsigawan sa tao na ganito yung tatak ng damit ko. Yung parang ganun. So for me, parang freedom yun eh, na hindi ka pressured bilhin to kasi yun yung sikat na brand, for example. Nalalo ko nung high school, parang tuwing pupunta sa mall, parang, uy, kailangan sana mabili ko yan, yung mga Guess, yung mga ganun pa yung uso nun eh. Pero ngayon, parang wala ka ng pakialam doon. Mosimo. Mga mo, yung mga ganun. Ultimo bench nga nun eh, di ba? Bench pa lang nung parang tuwan-tuwa na tayo nung high school. So ngayon, wala na sa akin yung ganun. So parang ang laking benefit, freedom talaga siya. Totoo. Alam mo, yan din yung natutunan ko eh. I let go of the pressure. Parang I just do what I wanna do. I just wear what I wanna wear. Especially for us. Pag, alam mo yung pag may vacation ako sa Pilipinas, lagi sinasabi ng mga tao, flight attendant ka na, dapat maayos ka. Parang dapat mas maayos ka namin. Manamit. Parang, why would I? Dito ako komportable. Dito ako masaya. So, alam mo yun. Most of the time, I'm just being me. And okay lang, hindi ako nagpapa-pressure sa mga bagay na meron yung friends ko kasi I'm working on something better. So, it's okay. Parang matagal ko na siyang na-let go. Oh, tsaka nabanggit mga before na you go after quality, hindi talaga sa quantity. So, hindi man natin parang sisigawan sa mundo na ito yung brand ng damit ko, pero we go after quality. Tsaka ako personally, mas pagtitignan ko yung ano, for me, preference ko talaga na kung the more na mas simple manamit yung isang tao for me. Pero hindi naman yung ano, hindi naman yung talagang baduy, ibang usapan na yun. Pero yung okay naman, hindi simple pero okay naman tignan, okay naman yung combination. For me, mas gusto ko pa yun eh, kaysa yung masyadong, ano bang term doon, yung masyadong para pinagsisigawan na ganito, yung tatak, yung mga makukulay. For preference ko lang, mas okay pa sa akin yun eh. So parang counterintuitive na bibili ka ng mga ganito, ng mga mahal, ng mga makukulay. For me, hindi ako na ano sa ganun ngayon eh. So nag-change din talaga yung preference natin. Siguro, ano din, no, habang tumatanda, nag-change din yung priorities natin. Hindi na tayo, I mean, hindi na tayo nakikipagsabayan sa uso lang. I think ano yun eh, napanggit mo yung pag tumatanda ka. Siyempre, pag tumatanda ka, mas nagiging wise ka, na-expose ka sa mga bagay-bagay. Marirealize mo na hindi ka na nai-impress sa mga ganun. Parang nabababawan ka na, parang hindi naman pala yan significant. May mga mas significant pa palang bagay. Yung nga, nabanggit ko nga yung focus, yung meaningfulness, relationships, yung mga ganun. So, it goes beyond pananamit eh. Kahit for me ngayon, hindi ako masyadong nai-impress personally sa mga malalaking bahay. Di ba? At the end of the day, for me, mamamatay ka din. Parang may ganun na akong concept. Siguro nga sabi mo pag tumatanda. Ikaw ba, parang ano ka pa din, yung nagbago, hindi lang sa pananamit, yung mga material things, anong pananaw mo doon nung naging minimalist ka? Actually, when it comes to material possessions and material things, matagal eh, bago ako mag-purchase.
babalik-balikan ko, iisipin ko ng maraming bagay, tatanungin ko yung sarili ko kung kailangan ko ba talaga to or magagamit ko ba siya ng mahabang panahon. Pag nasagot niya yung mga tanong na yun, saka ko lang siya ipapurchase. And I don't buy things na, yung parang impulse purchases, parang ganun. Nag-stop na ako sa ganung bagay. Tsaka yung mga maliliit na useless things, hindi ko na rin sila binibili kasi ewan ko, parang sobrang sayang. And since nag-start ako sa ganun, I have extra money, more money for something, more valuable in the long run. Diba? Mas magagamit mo yung pera mo sa ibang bagay. So I still buy things, pero yung sobrang importante lang talaga and sobrang kailangan ko lang. Tsaka gusto ko rin yung nabanggit mo sa post mo na before ka maging minimalist, hindi lang yung material things eh ang pagiging isang minimalist. Before ka naging minimalist, tuwing nagla-land ka sa destination mo as a flight attendant, gusto mo parang mapuntahan lahat to, gusto mo masulit to, gusto mo makita yung sunset kahit pagod ka na. Pero ngayon parang okay lang sa'yo na hindi mo mapuntahan yun or hindi mo makita yung sunset na yun. Importante, nakapagpahinga ka. So, paano nangyari ito sa'yo? Anong mga naging realization mo dito? Alam mo, sa totoo lang, kung i-compare ko yung dati na ang dami mong kailangan gawin, kailangan mong bumili ng souvenirs, kailangan mong mamili ng pasalubong for your relatives, kailangan mong magpicture, and kailangan nyo rin kumain. Tapos pag may mga kasama ka, di ba, halimbawa marami kang kasama, marami din silang gustong gawin. So sobrang nagpa-pile up yung mga bagay na gusto mong gawin to the point na wala ka nang na-enjoy. Wala kang na-enjoy sa mga ngayon. So, nung naging minimalist ako, sumasama pa rin ako, lumalabas pa rin ako, pero hindi na isang grupo para, alam mo yun, tapos pag-uusapan na namin agad kung saan kami pupunta. Gusto ko isang lugar na lang para sobrang masusulit mo ba. Usually museums, usually yung mga old towns, or yung kung kakain ba kami, gusto ko ma-enjoy namin yung coffee, overlooking sa mga lake, sa Lake Como. Alam mo yun, yung hindi ka na nag-rush. Hindi ka na nag-rush. Wala ka nang hinahabol. Sobrang laki nung difference. Nung actually sa picture na yun, yung sa train ata yun, nakatulog train, talaga ako. Yung para nakaganong ka. halos 1 hour ako nakatulog kasi before that flight, wala akong tulog. Wala akong tulog, tapos Milan yon. Kailangan namin pumunta ng... Ang dami namin kailangan puntahan kasi kasama ko yung kaibigan ko. So sobrang excited kami, first time namin. And yun, sobrang wasted ako. Ginising na lang nila ako, nandun na kami sa Dumo. So masaya pa rin naman. Pero ngayon, iba na yung... Mas iba na yung happiness, kumbaga. Oo nga, I think malaking benefit talaga yung minimalism, yung contentment na makakamit mo na okay lang ako na hindi ko magawa yan. Okay lang ako na hindi ako kasali dyan. Yung may ganun eh, na may ganun na feeling. Tapos nabanggit mo nga yung pagta-travel, yun din yung na-realize ko nung before yun ako maging minimalist, na pag nagta-travel ako, gusto ko, tulad sa'yo dati, gusto kong mapuntahan lahat ito, masulit. Lahat, masulit yung araw. Ang nangyayari nun, pagbalik mo sa trabaho, mas napagod ka pa. 'Di ba? Kaya ka nga nag-vacation para ma-recharge, 'di ba? Kasi mapagod sa trabaho eh, para ma-recharge, para ma-relax. Pagbalik mo galing sa biyahe mo, pagod na pagod ka na. Mas pagod ka pa kaysa nung umalis ka. So doon ko na-realize na okay lang mapuntahan ko yung major site. For example, sa Paris siguro yung Eiffel Tower. Afternoon, siguro yung mga okay lang ako. Ako okay lang ako nasa cafe ako eh, kahit na ano, mag-spend time ako doon. Okay lang ako na nasa park, na mag-people watch. Dati, pag ganun, feeling ko sayang na yung oras ko. Kailangan marating ko lahat ng mga to. So, isa yun sa nakita kong benefit din sa akin, tulad nung sinabi mo. Kaya ano, nakita ko yung mga post mo, parang it resonates to me talaga. And I really agree with those. Kaya nga parang, wow, grabe to. Parang inspiring talaga yung mga sinusulat mo doon. And going back to ano, to travel, pangarap mo maging flight attendant. Pero nung bata ka, parang okay, pinangarap mo siya. Pero parang iniisip mo, parang hindi mo siya ganun na makakamit. 'Di ba? Parang imposible. Parang imposible.
diba, na nabanggit mo sa post mo. So, anong feeling mo ngayon na nandyan ka na, isa ka ng flight attendant, nag-travel kahit saan, ang dami mong napuntahan, at mula bata, ito yung dream mo. Anong na-feel mo ngayon? Baka maiyak ako. Hindi. Yung sa totoo lang, yung first 2 years ko, para akong laging nasa cloud nine. Totoo pala yung sinasabi nila na when you love what you're doing, you don't feel like you're working. Parang everyday, nagja-jump ako out of my bed. Excited ako mag-uniform, excited ako mag-makeup, excited ako sa lahat ng bagay. Kasi alam mo sa trabaho kong to, bawat araw iba-iba yung nangyayari. Maraming surprises. Iba-ibang nationality. So, sobrang saya talaga. And yung feeling hanggang ngayon, parang hindi pa rin totoo. Parang minsan nakakalimutan ko pa rin na flight attendant ako. Alam mo, one thing na. Kasi yung, oo, kasi yung hotel namin sa Milan, nasa loob siya ng airport. So, may dumaan na mga crew ng Alitalia. Eh, kumakain yung, na lang. Yung train. Yung train, tama. Hindi. Mga crew talaga. Mga cabin crew ng Alitalia. Oh, okay, okay. Kasi yung hotel namin is nasa airport. So, namamasyal din ako sa airport. Kumakain ako and all. So, nung dumaan yung mga crew, sabi ko parang, wow, sana ako din. Tapos, alam mo yun, hindi ko naalala na cabin crew ako. Parang sabi ko, sana ako din. Sobrang ganun yung buhay ko dati na parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na cabin crew pala ako. And when people address me as a flight attendant, parang nahihiya pa rin ako. Kasi hindi ko talaga siya na-imagine na magkakatotoo. God is so gracious and sobrang ano niya, sobrang galing niya sa lahat ng bagay, di ba? Kasi kahit imposible, i-guide ka niya to get closer to your dreams. Parang pag pinag-pray mo talaga siya at pag ginusto mo siya, ibibigay niya sa'yo, di ba? I remember nung nasa Dubai ako, alam mo ba, 2014 noon, November 2014, nag-post ako kasi merong garden sa Dubai na merong Eiffel Tower. So, pero hindi ka pa, ano ito, hindi ka pa flight attendant dito, di ba? Hindi pa ako flight attendant. Okay. Hindi pa. So, may Eiffel Tower doon, nagpicture ako, parang sabi ko, wait for me, Paris. Imagine, sobrang konti lang yung pagitan noon, parang 45 pics. After 45 weeks, yung picture na pinost ko sa Instagram, nasa Eiffel Tower na ako. Di ba parang, wala talagang imposible sa buhay. Yes, wala talagang imposible sa buhay. Pero nung bata ka, gustong-gusto maging flight attendant, bakit mo naman naisip na hindi mo siya parang imposibleng makamit? Parang next to impossible? Kasi feeling ko dati hindi naman ako maganda. Parang, di ba yung pamantayan naman ng pagiging flight attendant sa Pilipinas, kailangan parang almost perfect ka, maputi, makinis, and grabe naman yung maputi. Ganun ba? Ganun kasi yung mga nakikita kong flight attendant para mga artistahin, di ba? So parang hindi naman ako ganun. Wala akong tiwala sa sarili ko, in short. Hindi ako confident sa skin color ko, hindi ako confident sa maraming bagay. Insecure ako, pero yun nga, siguro yun din kasi yung na-feel ko growing up. Na-feel ko na hindi naman ako maganda. So I have to work parang kailangan ko munang ayusin yung sarili ko siguro bago ako maging flight attendant. But then, alam mo yon, nung first interview ko kasi yon, first job ko rin to, sobrang amazing lang na ay pwede pala. Never doubt yourself. Never ever doubt yourself. Grabe yan, no? So lagi-lagi mo pinagpe-pray talaga yon mula bata ka? Ano ba yung chances na makakapunta ka sa Paris, di ba? Kasi nung bata ako, gusto ko talaga makita yung Eiffel Tower. It's either mag-work ako doon para makapunta ng Paris, para magkatotoo yung pangarap kong makita yung Eiffel Tower or maging flight attendant ako, di ba? So parang
pipili ako kung alin doon. Pinagpilian ko talaga yung pagiging nurse, pagiging flight attendant, para lang makapunta ng Eiffel Tower. So, possibly naman pala talaga. Actually, frustration ka din yung maging nurse. Pero takot ako sa dugo, so hindi ko na siya tinuloy. So, doon na lang talaga ako sa pagpa-flight attendant. So, ngayon ano ka na, flight attendant ka na, malaking tulong ba ito sa iyo, sa iyong, let's say, sa personality mo, malaking pinagbago compared before? Kasi sabi mo before, mahihain ka, wala kang self-confidence. Pero ngayon, nakita ko, hindi ka naman mahihain. Parang, meron ka ng self-confidence. So, ito ba talaga yung nagbago sa iyo nung naging flight attendant ka na? O before pa nito, siguro mga years before ka naging flight attendant, parang nagkaroon ka na ng self-confidence? Winner out ko siya actually. Nag-enroll ako sa isang training school to become a flight attendant. WCC Flight Attendant School. Doon pa lang, parang tinuruan na nila kami kung paano dalhin yung sarili. Grooming, kung paano yung sa mga interview, self-confidence. Actually, doon ko siya unang natutunan. Tapos hanggang sa na-develop na lang dito nung naging cabin crew ako. Kasi syempre, kailangan mong kausapin yung mga tao everyday and iba't ibang nationality, iba't ibang tao. Walang puwang yung hiya. Hindi ka pwedeng mahiya. Kasi yun yung trabaho mo eh. To be with people. So yun. Na ano ko na lang siguro siya. Natutunan ko na lang din siya eventually. Tama. Pero, grabe no, nakikita ko yung buhay ng flight attendant. So, yung buhay nyo, parang lilipad kayo, tapos puro kayo hotel. Like, for example, hindi nyo day off, talagang puro hotel yan, ano? Hotel, whether that be near the airport, or saman kayo ipa-house, tapos may time kayong gumala, pagka mahaba-haba yung stop na aeroplano dun. Grabing, ang ganda ng ano, parang nakikita ko kung talagang mahilig ka sa travel. Ang sarap nun. Kasi ako, personally, mahilig ako sa ganun, yung palipat-lipat ng hotel. Ikaw ganun yung buhay mo. So, anong ano mo doon? Anong feeling mo ngayon na nagagawa mo to? Talagang palipat-lipat ka ng hotel. Ang sarap eh, no? Parang ang sarap ng buhay. Actually, yung sa mga hotel, oo, masarap siya. Pero, minsan hindi mo na kasi mapapansin yung hotel eh. Ang nakikita mo lang yung bed. Parang sa sobrang pagod mo, diretso ka na sa bed. Tapos pag may times pa nga na, pagising mo sa umaga, hindi mo alam kung nasa ang hotel ka or nasa ang lugar ka. As alam mo yung ginagawa ko. Tumitingin ako dun sa side table. Kasi mayroon dun mga, yung free na papel tsaka ballpen. Dun ko palang makikita minsan kung nasan ako. Grabe, so minsan ano? Talaga hindi ko na ma-differentiate yung mga hotel kung nasan ako. Or yung bansa. Para sa akin, pare-pareha sila. Yes. Actually, oo. Actually, nung nakita ko yung pang travel ako, nakita ko yung trabaho ng flight attendant. Sabi ko parang, wow, parang nakapagod naman yan. parang ang sarap siguro pag nandoon ka sa destination. Kasi naalala ko nung nag-around the world ako, sobrang napagod ako. Parang to the point na sinumpa ako minsan yung paglilipad. Parang, kasi dati pang tuwing lilipad ako, parang wow, excited ako, aeroplano, ganyan. Pero nung sobrang daming flight na nun, parang may time na pag nakita ko ng aeroplano, parang nasusuka na ako. May ganun akong feeling nun. Na parang, lilipad na naman ako. Pero nung nakita ko yung... Tapos, meron yung one time, pinakamalayo akong flight, Beijing to Mexico. Ang layo nun eh, para ilang hours yan. Tapos, nung malapit na kami sa Mexico, sobrang sumakit na yung ulo ko, sobrang haba ng biyahe. Tapos, hindi naman ako sa business class, so yung upuan. Tapos, nung parating na ako sa Mexico, sabi ko, wow, sa wakas, makakapahinga na ako. Magsi-CR ako, may pila. So, kinausap ko yung flight attendant. Tapos sabi niya, babalik pa daw sila sa Beijing. Sabi ko, grabe. Parang halos mamatay na ako dito sa haba ng flight. Tapos ito, babalik pa sila ng Beijing. So, grabe naman yun. Parang gano'n. Parang nakakapagod. So, ikaw, anong ano? Nasanay ka na? Hindi ka na, ano? Parang, ano yung feeling mo sa ganito? Noong mga time na sobrang nag-e-enjoy ako yung mga times na first year flying, second year flying, napapagod pero masaya ka. Yung pagod na masarap, parang gano'n. Yung kahit
Well, lahat naman ng trabaho nakakapagod, di ba? Wala namang trabahong hindi nakakapagod. So, masaya kasi ako eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Feeling ko nga minsan, pag galing akong flight, tapos na yung flight, feeling ko kaya ko pang gumawa ng isang flight. Alam mo yun? Parang ganun kakasaya sa ginagawa mo. Grabe. May pagod, pero napapahinga mo rin naman siya. So, okay lang din. Okay lang. Actually, nakarelate ako sa sinabi mo kanina na looking forward ka to your work day, which is I don't think masasabi to ng maraming tao. Nakarelate ako kasi nung yung job ko nun sa Beijing, China, I was an English trainer sa isang company, Walt Disney. Doon ko na feel na weekend, tapos bukas Monday. Karamihan Monday parang nanghihina na, para Monday na naman. Ako pagka pahapon na, nagiging masaya ako kasi uy, pupunta na naman ako sa workplace ko. Makikita ko na naman yung mga coworkers ko. Magkikintuhan na naman kami. Mamimit ko na naman yung mga estudyante ko. Magiging masaya na naman kami. Ganun yung feeling ko for how many years. So, sabi ko, wow, totoo, nangyayari pala talaga ito. No? Kasi before, hindi ko naman nafe-feel yun. Parang usually, pag Monday nun, parang, pag Sunday afternoon, parang ano ka na eh, no? Parang, Sunday, ano na, mag-Monday na naman, parang andyan yung feeling na parang naano ka na, parang nalulungkot ka na. Pero nung nandun talaga ako sa Beijing, talagang for how many years ganun yung feeling ko, na parang, uy, Monday na pala, parang pasokan na pala bukas ulit, parang sobrang saya ako. Kasi gusto ko yung ginagawa ko, gusto ko yung company. So, nakarelate ako sa sinabi mong yun kanina. Grabe. Napakalakas talaga ng effect sa'yo kung gusto mo yung ginagawa mo. At saka malaking bagay pag yung company mo magandang company at yung company binibigyang halaga yung mga employees. Kasi ganoon yung company ko dati. So malaking bagay talaga yun. May mga times pa nga na off ko pala pero pumasok ako. Kasi... galing flight, parang sobrang pagod ko nun. Nakatulog agad ako. Tapos pagising ko, madilim. Hindi ko alam kung gabi or madaling araw. Basta madilim. And yung tulog ko is sobrang, feeling ko, ano na siya, power nap, na feeling mo well-rested ka na. Oo. So akala ko, wala kasi kaming ano eh, hindi ko alam kung ano yung Monday, Tuesday, hindi ko alam kung anong araw na ngayon. Hindi mo na alam, yung body clock mo sobrang messed up na. Sobra. So, pagkita ko dun sa alarm clock ko, parang 4, hindi ko alam kung 4 or, basta parang nalito ako, akala ko may flight ako, so ginrab ko yung uniform ko, nag-toothbrush lang ako, sa taxi na ako, nag-makeup and all, nag-ayos ako ng buhok. Tapos sabi ko pa sa taxi driver, sir, bilisan mo, 20 minutes, kailangan na sa airport na tayo, bibigyan kita ng 50 riyals. Sabi ko ganun, edi, yung taxi driver, ang bilis niya magpatakbo. Pagdating ko sa airport, nagsaswipe ako ng ID, ayaw niya maswipe. Sabi ko dun sa help desk, I cannot sign in for my flight. Tapos tumawa siya. Tumawa siya sa akin. Sabi niya, dear, you just came. You just came like 3 hours ago and you still have the entire day. Go home and sleep. Imagine mo, wala pala akong pasok pero pumasok ako. Ganun kaka-excited, looking forward sa next work mo. Grabe, hindi ko talaga makakalimutan yun. Nagsayang ako ng 50 riyals for that day. Tapos 'di ba nakakaano yung ano eh, na parang lumipad ka gabi tapos mga ilang oras pa lang biglang pagtingin mo sa bintana iba yung time zone. Nakakaano minsan yung katawan mo litong-lito. Naalala ko yun na lumipad ka gabi tapos kakaupo mo pa lang, nanood ka lang ng isang movie, pagtingin mo sa bintana araw. Yung ganun yung mga ganun parang nakakabaliw minsan eh, no? Exactly. Totoo. So, bilang mo ba ilang countries na napunta mo? Oh, hindi. Hindi mo binibilang. Sobrang dami na. Hindi. Grabe. Nakita ko nga yung ano, sinend mo sa akin na map, yung mga countries. Sobrang dami. Hindi mo pala binilang. Mm-hmm. Actually, may record kami pero nawala na ako kasi sobrang dami na. Tsaka may mga time na nakakalimutan mo na sa sobrang busy nung month mo. So hindi ko na siya na bilang. Pero I guess pag nag-resign ako, gagawa ko ng time para bilangin 'yon. Yung lahat ng napuntahan ko. Oo, ang dami. Yeah. Ano yung favorite country mo?
For me, Cape Town. Kasi, wow. Yes, kakaiba siya eh. Parang South Africa. Sa akin, yung Cape Town kasi, alam mo yung nag-road trip kasi kami papuntang mountain. So, along the way, makikita mo yung coastline. Hindi ko alam kung, hindi ako sure kung Antarctic Ocean ba yun. Basta makikita mo yung coastline on this side. Sa south. Tapos sa harap. Tapos Atlantic sa harap siguro yun. Siguro nga. And sa harap naman, ang makikita mo is mountains na covered ng clouds. Alam mo, yung moment na yun, sobrang ganda. Parang, ewan ko, parang pumapasok ka sa Narnia or something, pero ang ganda niya. And also sa Cape Town and sa South Africa, overflowing yung wines doon. Generous sila sa wines. Pag kumakain kami doon sa Trump's, ano siya, parang sikat na kainan for steaks and all. Ano basta pangalan? Nakita nila ano pangalan? Trumps? Okay. Trumps, pag nakita nila na ayan na dumating na yung isang set of crew, nagbibigay sila ng ano, mga tatlong bottles of wines, tapos biltong, free yun. Habang nag-iintay kami ng food, free yun. So, sobrang generous ng mga taga South Africa. Also, yung best favorite ko sa Africa is yung animals, hindi nila hinaharm. You can see the animals in their own habitat. Okay. Alam mo yung, ikaw yung mag-a-adjust. For example, yung, di ba yung sa wildlife, ikaw yung ikukulong sa cage, hindi yung hayop. Mm-hmm. Di ba? Also yung penguins. Sa Kruger ba yan? Punta ka sa Kruger? Hindi eh. Saan ba yun? Nakalimutan ko na kasi ang tagal na nung huling punta ko sa South Africa. Pero naaalala ko, kami yung nag-a-adjust para makita yung animals. For example, yung Boulder's Beach. Yung Boulder's Beach, may timings lang na makikita mo yung mga penguins. Hindi sila laging nandun. So, kami yung kailangan maghintay sa kanila and we cannot go closer to them. Alam mo yun, yung mga animals, free sila. Wala silang zoo. Lahat kinoconserve nila. Yun yung nakakatuwang part sa Cape Town and sa Africa itself. So, mahilig ka pala sa wine, ano? Red wine o white wine? No, hindi ako umiinom. I mean, hindi ako umiinom ng alcohol. Pero, yun nga, sobrang generous yung mga Africans sa wine. Hmm. Hindi ka nila sisingilin sa wine. Okay, wow. Narinig ko nga tungkol dun sa mga friends ko din na nakapunta sa South Africa, sa Cape Town. Doon ba yung mountain? Mm-hmm. Anong sikat na mountain yun? Table something like? Table Mountain. Yeah, Table Mountain. Table Mountain ba pangalan doon? Mm-hmm. Oo. Uh-oh. Parang nabanggit nga din ang kasama ko na taga South Africa noon, co-worker ko na maganda nga din daw talaga doon. Wow. Ano naman ang favorite food mo? Favorite food? I mean favorite Italian cuisine. Food. Italia, social. Italian food, yes. Hindi. O sige, hindi na lang yun. kasi alam mo yung Italian food, di ba, hindi kasi ako kumakain ng meat. So yung Italian food, simple lang kasi yung mga dish nila. Basically, tomatoes or olives lang, olive oil. They use the fresh ingredients. Hindi siya nakakasawa. Kahit everyday mo siyang kainin, hindi ka masasawa. So, Italian food yung favorite ko. Actually, may concept yung Italia ng simplicity sa ingredients eh. Pag nakikita mo yung cuisine nila. Actually, may nakausap akong, nasa Roma ko, may nakausap akong Pinoy doon. Sabi niya, hindi ko maintindihan ito yung mga Italians kasi may concept sila na ganito talaga, dapat talaga yung measurement or something. Very strict sila sa lahat in terms of food. At pag nasobrahan ka ng ingredients or nalagyan mo na hindi naman dapat lagyan yan, parang big deal sa kanila, parang magagalit sila. Parang may parang ganun. Tulad doon lang yung example, yung mga Amerikano, nalagyan ng pineapple yung pizza. Galit na galit yung mga Italians doon. Pag nakita mo yung Italian pizza, for example, yung signature nila, which is yung margherita pizza. Uh-uh. Ano lang siya? Yung, syempre, yung dough, pineapple, yung dough, yung tomato sauce, basil, tsaka mozzarella cheese. Yun lang. Pero napakasarap i-compare mo sa American pizza na ang daming echeboreching linalagay. Pero the more simple yung food, parang the more na masarap. I-ultimo yung pasta nila. Ganun lang yung sauce lang. Misang olive oil lang eh. Pero ang sarap, di ba? So, yung aglio olio, di ba? Favorite ko din yun eh, aglio olio. Oo.
Or misa nga, itinapay nila yung baguette is i-dip mo sa olive oil na may asin. Napakasimple, pero mm-hmm. ang sarap. Grabe, Italian okay. food. Social talaga. Dabanggit mo yung tithing. Napakaganda nung sinabi mo doon. Yeah. Bakit mo nakuha tong concept na to at gaano kahalaga sa iyo yung pagta-tithe? Balik tayo sa minimalism. from travel to minimalism. So balik tayo sa minimalism. So part ng pagiging minimalism, syempre yung why, ano ka sa pera mo. At iyo, nabanggit mo yung tithing and budgeting. Alam mo, nung nasimulan ko kasi yung pagta-tithe, actually, ang Christian talaga sa amin is yung boyfriend ko. Siya yung nag-guide sa akin when it comes to Christianity. And alam ko na yung concept ng tithing even before pa, nung elementary ako. Because yung pinasukan ko na elementary school is yung Santa Isabel Adventist Elementary School. So doon may tithings din kasi. So aware na ako sa ganung bagay. And doon nag-start ako mag-tithing nitong flight attendant na ako. Para kasing, kung iisipin mo ha, malaki, di ba? Malaki yung ilalabas mong pera for tithing. Pero kasi hindi ko siya kino-considered as pera ko. Hindi siya sa akin. Yung pera na yan is, well, alam mo ba, may kakwento ko sa'yo. Merong isang Christian din na nagkwento sa akin. Sabi daw ng pastor nila, nagdala siya ng isang box na donut. Tapos sabi, sinong gusto ng donut? So, binigay niya dun sa isang babae. Sabi niya, oh, ito na yung isang box ng donut. Pwede ba ako makahingi ng isa? Sabi ng babae, oh naman, sa'yo naman to, pastor. Ito, isa lang ba? Gusto mo dalawa pa? Ganun. So, ganun yung concept din ng tithing, di ba? God is giving you this much, pero, and He's just asking for a portion of it. And simula nung nag-tithing ako, never ako nawalan. Never ako kinulang. Laging may sobra. Laging maraming sobra. Hindi ko siya naiisip as pera ko. Hindi ko siya naiisip as responsibility. Hindi. So parang automatic na sa akin yun. Pag dumating yung sweldo ko, alam mo, yung una kong kinocompute, magkano yung tithes ko. Oo. Sobrang saya. Kasi for some people, hindi nila maiintindihan yun eh. Parang, bakit? Ba't ka nagtatithes? Ang laki niya na. Ganyan. Pwede namang offering na lang. Pero it's not like that. It's the same as minimalism. Hindi nila tayo naiintindihan. Pero I guess I respect everyone's opinion, choices, even sa religion. You know, respect is, I think respect is how you should treat people. Kailangan mong respeto yung decisions and choices nila in life. Tsaka nakalagay din sa Bible na china-challenge tayo sa Malakay 3 verse 10 na kung magta-tithe ka, parang the Lord will open the windows of heaven, parang more blessings would come. So yung ibang tao, parang yun yung pinapanghawakan nila na kailangan mag-tithe. Pero at the same time, ang isang pinakamalaking benefit din ng tithe, yung tinuturuan ka maging unselfish. So the more na naging unselfish ka, the more na nagiging masaya ka. Kasi di ba may mga studies na the more na nakikling ka sa material na bagay, the more yung unhappiness mo. So isang malaking benefit ng tithe, hindi lang yung literal na nabibless ka na material things, pero yung mindset mo na hindi ka selfish, nagiging masaya ka by that. So parang tinuturuan ka din through that process. Maganda yun. Maganda yung sinabi mo doon. And slow living. Fan ako ng slow living eh. Sa panahon ngayon, lalo sa West, pinipreach talaga, or even in Japan, na kailangan rush, kailangan nagmamadali ka lagi, kailangan productive ka, kailangan ma-accomplish mo to in that span of time. Pero dahil doon, according sa studies, maraming nagsasuffer sa in terms of health, whether that be mental or physical, because of too much nagra-rush tayo, nasi-stress tayo. At isang malaking number one cause ng death worldwide or in the US is yung cardiovascular heart attack or stroke. At malaking bagay doon yung pagiging rush. So isa sa pagiging, karamihan ng mga nakilala kong minimalist, fan ng slow living. So ikaw, slow living, pinapractice mo. Saan mo nakuha yung concept na to at in what way mo na napapractice tong slow living sa buhay mo?
I guess yung slow living, na-adapt ko na rin siya kasi parang it connects sa minimalism. Natuto ko mag-say no sa maraming bagay. Alam mo yun pag Teka lang, pati ko yung electric fan. Giniginaw na ako. Okay, tuloy. Kasi dati, I always say yes. Never ako nag-no-no. Oh, punta tayo dito. Sige, tara, go tayo. Ngayon, natuto na ako mag-no kasi gusto kong walang gawin today. Alam mo yun, gusto ko lang magbasa, gusto ko mag-enjoy, magluto. Gusto kong gawin yung mga bagay na gusto ko. So, feeling ko, yung pagiging minimalist nag-result na lang din sa slow living. Tapos hanggang sa nababasa ko na rin siya, na pinagkoconnect nila yung minimalism and slow living. Well, hindi ako professional sa minimalism and sa slow living. Pero feeling ko, how can I say? Ito yung mga bagay na nakakapagpasaya sa akin ngayon. Alam mo ba, yung pinakapangarap ko after this job, gusto ko tumira sa probinsya. Tapos gusto ko lahat ng gulay ko fresh, bago yung kunin mo lang sa taniman. Gusto ko ng farm life, gusto ko ng simpleng buhay, gusto ko ng walang traffic, walang pollution. Ganun na yung ano ko sa buhay. Parang ganun ko na siya tinitingnan. Hindi ka na dun sa mga gusto ko tumira sa condo, gusto ko malapit sa mall. Alam mo yun, yung preference mo, nag-iiba na talaga siya. So, ayun, napag-coconnect ko lang yung minimalism, kaya napapractice ko din yung slow living somehow. Actually, yun nga, nabanggit mo yung gano'n na hindi ka nagmamadali. Uh-huh. Actually, may studies na karamihan ng tao kung bakit nila gusto yung job nila. Eh, hindi naman yung job itself, yung commute going to that job. Uh-huh. Which is hindi nila nare-realize yun. It's very unconscious na, ayoko yung job ko. Pero hindi mo nare-realize. Kaya pala ayaw mo yun kasi yung commute, which is karamihan ng tao ngayon, nagko-commute 1 hour, 30 minutes to 1 hour, even 2 hours, whether that be driving through traffic or taking the public transport. So isa siguro sa bakit gusto ko yung work ko nun sa Beijing kasi hindi ako nagko-commute. Pagbaba ko ng apartment ko, maglalakad lang ako, andun na yung workplace ko. Walang uh-huh. commute na nangyayari. Kaya siguro parang wala talaga akong kahirap-hirap. Wala akong nararamdaman na pagod o lungkot sa trabaho. So malaking bagay yun. So yun, slow living sa panahon ngayon. Ay, yung morning routine mo. Kasi may fina-follow din akong minimalist sa YouTube. Filipino-American siya, Hugo ang pangalan ng channel niya. Parang advocate siya ng slow living. Lalo yung mga morning routine, yung mga ritual before matulog. So, as a minimalist, anong NFL attendant, anong morning routine mo? Let's say, day off mo. Well, di ka nagmamadali. Anong morning routine mo? Alam mo, I always start and end my day with a prayer. Yun yung pinaka-importante eh, pagod ka man or hindi. Kahit parang sabihin mo lang, thank you Lord for this day, thank you for today, thank you for keeping me safe. Yung ganun ka, ikli lang. But when it comes to skincare routine, sobrang walang interesting sa part na yun kasi dyan ako tamad. Dyan ako, yung skincare routine ko, ginagawa ko lahat sa shower. Sabay-sabay na yun. Alam mo yun, yung habang nagsha-shower, nagka-cleanse ka na din ng face. Tapos right after, toner ka lang and moisturize. Yun lang naman din yung importante. And before, ako gumawa ng kahit ano, lagi kong nililinis yung bed ko. Gusto ko maayos yung bed kasi parang it makes me more productive. I make my bed every morning. And then I open the curtain. Tapos, after na nagbubrew na ako ng coffee ko, yun yung pinaka-importante. Hindi ko kaya mag-function pag walang coffee. I guess nagigets mo ako sa part na yun. Oo. Ang galing. Sabi nga nila, yung day mo daw will be dictated by how you start. Paano ba sabihin? Yung day mo, malaking bagay ang kalalabasan ng day mo eh how you start your morning or how you start your day. It will kind of like dictate the pace and the mood of the day. So pag nagising ka ng late,
wala ka ng time gawin yung mga yun, nagmamadali ka. Di ba parang grumpy ka na, iba na yung mood mo, or hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nagpray, or hindi ka nag-exercise. So, in living your best version or living a meaningful life, malaking bagay talaga yung morning routine kasi yun ang magsiset sa day mo, and that will affect your relationships with the people you interact with. So nabanggit mo, mag-open ka ng curtain, ang ganda na, no? Yung ventilation. Tapos, ang maganda doon yung pagbubrew ng coffee kasi, let's say ngayon, karamihan ngayon, sa Pilipinas, for example, pagising, 3-in-1, maglalagay lang sa Pilipinas. Kung sa ibang bansa, coffee machine lang, pak, pak, pak. Tapos, ang point lang, makainom na ng kape. Pero pag nagbubrew ka, is an example na hindi ka nagmamadali at parang subconsciously na-inject sa'yo na all good things takes time. So parang lalo kong pour over, mag-grind ka, tapos ito yung proseso. To think na kung makita ibang tao, bakit hindi ka na lang bumili ng nag-grind na coffee at ilagay mo sa machine tapos nagkasayang ka ng oras. So may ganong concept na kailangan productive ka, efficient ka, pero at the same time, the more na sinisaver mo yung pag-brew, yung process, parang part yun na para mag-dictate ng pace at masisaver mo. Ultimo yung very simple thing, kape lang yan pero nasa-saver mo, parang somehow it sets the mood eh sa ano mo, sa araw mo, di ba? Totoo. Kahit nga may pasok ako, for example, may duty ako, mas gugustuhin kong gumising na mas maaga para makapag-brew ng coffee kesa hindi ako makapag-coffee at all. Pero may mga times pa rin na syempre mabilisan na talaga and sobrang sunod-sunod yung flight mo. So, minsan it's either sa cafeteria ka na magko-coffee or mag-i-instant ka na lang. Pero most of the time, sinusubukan ko talagang gumising na maaga para ma-enjoy ko yung coffee ko. Ayoko nang minamadali ako when it comes to coffee and ayoko nang kinakausap ako. Ayoko nang kinakausap ako pag nag-coffee. Actually, may time nga minsan na mas na-enjoy mo pa yung process eh kaysa yung pag-inom, di ba? May ganun, yung naamoy mo yung aroma, parang mas minsan may ganun pa eh. Isa namang nakuha kay Matt Diavela na kung talagang gusto mo yung coffee mo fresh tapos wala ka masyadong time, gabi pa lang, pwede mo siyang i-grind. Na, di ba? You have to buy the beans and gabi pa lang, i-grind mo na siya. Kung gusto mong, minsan may mga time na magkamadali ka sa umaga. So, at the same time, fresh pa rin yung coffee mo, pero hindi ka nag-waste masyado ng time. So, isang parang hack din yun sa kape. Ano naman yung mga book na nag-ano sa'yo, parang nagbibigay sa'yo ng inspiration sa pagiging minimalist or in terms parang in producing the best version of yourself? I love reading yung mga Chicken Soup for the Soul. Also, yung book na pinost mo, ano nga yun? Pinadownload ko yun eh sa e-book. Hygge? Yung Danish concept ng happiness? Hindi, yung isa. Staffocation? Yes, Staffocation. Kaka-start ko pa lang sa kanya. And yun, yung mga ganun. Ang ganda ng book na yun. Yun ang book na nag-ano talaga sa akin sa minimalism, yung Staffocation. Doon ka nag-start? Actually, before pa nun, pero yun talaga yung parang okay, ito na, wala nang balikan. Kasi ang gusto ko sa book na yun, sinabi niya talaga na yung clutter pala, nagbibigay sa'yo ng stress. Physiologically, tinest nila, science to. Hindi yung parang haka-haka lang na, isip mo lang yan. Talagang tinest nila yung mga tao. So, proven siya. So, maganda yung book na yun. Tapos nabanggit mo nga, nag-deactivate ka ng Facebook mo, kaya nagkaroon ka ng time sa pagbabasa. Ang sarap din nun. Alam mo nung time na nag-deactivate ako ng social media, dun yung mga best moments in my life. Nag-travel kami sa Boracay without posting anything. Yung mga best moments na hindi ka required mag-post, hindi ka required mag-picture. Basta sinasulit mo lang yung bawat moments. And doon din, nung nag-deactivate ako ng social media, doon ko mas nakilala yung sarili ko. Ang dami kong na-improve. Yung hobbies, ang dami kong time to improve myself, yung mga online classes, ganun. Sobrang mas marami kang
magagawa. Pero yun nga, bumalik ako sa paggamit ng Facebook kasi gusto ko namang i-share. I-share yung mga natutunan ko sa 3 years na nakinilala ko yung sarili ko. Sa 3 years na nanahimik ako. At kami na may natutuwa na bumalik ka sa Facebook at sinishare mo. Kasi talagang, kito guys ha, sa mga nakikinig, i-check niyo yung, ano mo, yung Facebook page niya, Miss Minimalist. Ilalagay ko sa description box yung link. Buti nga bumalik ka at yung naranasan mo, nasishare mo. Tsaka kahit na bumalik ka naman, hindi ka rin naman active sa personal account mo eh. Hindi ka na masyadong share lang. Oo, hindi ka na masyadong doon active, so more na doon kasi talaga sa vlog mo. So bumalik ka pero napaka purposeful. Yun yung term ng nila, yung the minimalist, na you have to use social media but you should be deliberate in posting something and purposeful. So yun yung ginagawa mo. Malaking benefit talaga, especially reading. Lalo ngayon na maraming tao ang suffering from anxiety because of the pandemic, and proven na when you read, it helps in your anxiety, nare-relax ka. Yung isa nga sa podcast dito before, si Lois Yasay, sabi niya, hindi tayo makatravel, but when you read a book, it's like you're traveling to somewhere. So maganda yun. Hindi lang yung puro movie, Netflix. So maganda yun. And, okay. Actually, yung evening routine ko, yun lang, book and tea. Wala talaga ako ng mga skincare. So, actually, minsan, pag yung evening routine ko, pagkagaling ko ng shower, even yung paglo-lotion, sa bed mo na siya gagawin. Alam mo yun, sobrang tamad ka, sa bed mo na siya gagawin. Tapos, magbabasa lang ako ng book and tea. Minsan nga yung tea, hindi ko na siya naiinom kasi inaamoy ko lang siya, lalo na yung chamomile. Yun lang yung evening routine ko. Social. Hindi, yun yung mga tea na nakukuha mo sa hotel. Ang ganda yung ginagawa ko. Actually, yung... Pero yung book na pinost kong isa, yung Hyuga, nabasa mo na ba? Hindi pa. Kasi gusto ko parang tinatapos mo na yung isang book. Oo. Pag nabasa mo yun, maganda yun. Pag nabasa mo yun, maganda yun. Lari, mga ganyan-ganyan. Kasi isa sa... Maganda yun. Makikita mo. Tapos since na-encounter mo na ba si Cal Newport? Hindi. Isa siyang parang advocate ng against sa social media. Panorin mo, may TED Talk siya sa YouTube. Okay. Tapos nagsulat din siya ng mga books. Cal Newport. Maganda rin yun. Maganda. Makakatulong din sa atin. I-link ko rin yun kasi hindi lang sa atin, pati yung mga listeners natin na yung effect talaga ng social media. And nabanggit mo yung pagpapack mo or yung pag-ano mo ng gamit sa damit mo, hindi ka na nahihirapan ngayon, and you buy quality over quantity. Okay. Di ba? So yung mga minimalist, hindi tayo nag-dwell sa brand or something. Pero in terms of quality, ano naman yung mga brand na parang for you gustong-gusto mo? Well, Mango, Zara, Uniqlo. Ano pa ba? Hindi kasi talaga ako sa brand eh. Pag nahawakan ko yung tela, tapos maganda siya, bibilin ko siya. Like bench. Maraming maganda rin sa bench and quality. Meron din yung sa mga groceries. Puro t-shirt lang kasi ako. So yung t-shirt sa SNR, sobrang ganda din nun. Tatagal. Mga... Yung ginagamit ko, yung t-shirt from SNR, 5 years ko na ata ginagamit. So, wala talaga akong particular brand na gusto. Gusto ko pag nahawakan ko, saka ako magde-decide kung bibilhin ko talaga siya. Also, feeling ko, dun din kasi ako deprived nung bata ako. Wala akong branded na gamit nung bata ako. Lahat hand-me-down ng tita ko. Yung tita ko na yun, yung mga Mosimo, Guess. Oo. So, ngayong nagkatrabaho na ako, parang I make it to a point na bibilhin ko is yung okay, yung tatagal na quality. Oh, ganun nga, quality over quantity. Quantity. Ang hindi mo naman kailangan magpaka-cheap. Kailangan kailangan quality, pero at the same time, hindi naman talaga yung mga tatawag na si alabang term sa mga ganun, yung mga Gucci, yung mga Versace, mga signature brand. Hindi naman ganun kasi parang for us it's parang irrational na yon, like yung mga
Although hindi ko sinasabing hindi ko judge yung mga kung afford mo naman, why not, 'di ba? Pero in general, like in sa mga sa majority of the population, parang hindi naman we don't go after those, but at the same time, gusto natin yung quality. Tulad ng sabi mo, yung tela. Ako paborito ko ano eh, yung Muji na brand, Japanese brand. Ah, Muji, yes. Tsaka Zara. Spanish brand yun naman yung Zara. Maganda rin yung mga ano nila doon. Since sa Philippines ako, hindi ano dito yung wala mga Muji stores dito and Zara. So, I just go for Uniqlo. Wala rin dito Uniqlo. Eh. Hanes lang. Wala. So, for me, Hanes pwede is... Pwede na yun. Pwede na yun. Hindi naman talaga siya ano, hindi naman talaga siya low quality, but at the same time, hindi rin siya mahal. So, I go for that. So, parang ganun yung concept ng minimalism. And nakita ko yung picture mo sa Taj Mahal, naka Levi's ka. So I just love that brand. It's, kasi as a minimalist, gusto ko rin yung mga classic eh. Yung mga tumatagal, hindi naluluma. Maganda, maganda. And ito, last na lang, gusto ko yung post mo about food prep. Especially flight attendant. Teka lang, sa ano ba? Sa aeroplano ba nagpiprepare ka ng food? Kayo ba yung, naranasan mo na ba yun? O nagsiserve lang talaga? Well, yung... Sa business class kasi, kami yung magpe-plating. Actually, hini-heat lang namin yung food. I-oven lang namin siya, tapos plating. Yun lang yung ano, pre-cook na siya. Naku, sinira mo yung experience ko sa lumilipad. I was looking forward pa naman sa mga meals. Hindi kasi, sa Anthony Bourdain. Masasarap yun. Hindi masarap. Ako talaga, fan talaga ako ng one of the joys for me in traveling is experiencing airline food and in-flight movies. Pero nung nakita ko si Anthony Bourdain, he said he never eats airline food. Tapos parang doon ako napadalawang isip. Tapos ngayon, kinonfirm mo rin, in-heat niya lang pala. Pero ano, no, sinira ano naman yung siya? Ano ko. Pinoproduce siya same day lang. Tapos hindi na siya pwedeng, alam mo yun, may certain period of time lang. Hindi naman siya pwedeng tumagal ng sobrang tagal. Hinihit lang namin siya. Okay, good. Buti naman at mag-enjoy pa din ako dyan. Ano ba yung sabihin ko? Yun nga, how about food, you're a vegetarian, although you eat fish? Ang ganda ng concept na yun, ano? Pescatarian. Pescatarian specifically. At nabanggit mo, you felt different. You feel differently now compared to when you were eating meat. So tell us briefly about your food preference tungkol sa pagiging vegetarian mo, and you don't go for instant na ngayon eh. So parang i-elaborate mo lang sa amin yun as a last ano question. Hindi kasi maganda. I myself I'm ano din eh. I'm as much as possible I'm a vegetarian. So I believe in that. Especially as a Seventh-day Adventist, yun yung parang ano, ini-encourage kami, di ba? Nag-aral ka sa Adventist school. So alam mo yun, parang ini-encourage ka talaga kami mag-vegetarian. So maganda yung ano mo na mga pinost mo tungkol sa diet naman. So i-ano mo, i-elaborate mo konti sa amin. Your food preparation, your diet, and yung mga instant. Alam mo, when it comes to food, mas masarap siya pag walang preservatives, di ba? Ayoko nung gumagamit ng manchik syrup and all. And yung pagkain ko, kung may choice ako, for example, sa menu ng restaurants, may vegetarian option. I'll go for vegetarian options. Kumakain lang ako ng seafood as a last resort. Nung nag-stop akong kumain ng meat, I felt lighter. Tapos yung metabolism mo, alam mo yung hindi mo na, yung bowel movement mo okay din. And I don't have to drink yung mga supplements. Except vitamin B12. Yun lang kasi yung vitamins na hindi natin nakukuha kahit saan. Kailangan B12. The rest, makukuha mo siya sa vegetables eh. And pag tinatanong ako ng mga crew, ha? Hindi ka kumakain ng meat? Di ba Filipina ka? Yun kasi yung connotation sa atin. Di ba you love paboy? Something like that. Parang hindi eh. Siyempre dito kasi sa Middle East, wala namang baboy. So, hindi na naging mahirap sa akin alisin sa sistema ko yung baboy. Actually, hindi na rin ako naiinganyo. Kasi my family and my boyfriend, kumakain sila ng meat sa harap ko, even my friends. And hindi na siya appetizing para sa akin. Mas appetizing sa akin yung mga nilagang mais or manggang hilaw. Alam mo yun, mas maglalakay ako doon. Talbos ng kamote, kangkong. Yes. Yung mga ganong bagay.
Ang galing. And hindi ako madalas magkasakit. Siguro minsan nga sa isang taon hindi ako nagkakasakit talaga. Ayun, yun yung mga obvious na benefit sa akin ng pagiging pescatarian ko. Pero not too much seafood din, di ba? Kasi kumakain ako ng seafood, pero nakakangati din pag sobrang dami mong seafood na kinakain. Oo. Especially pag pumupunta ka sa mga destinations na masarap yung mussels, diba? Mm. Sa Germany, yung mga ganun, sobrang fresh ng mussels nila. Mm-mm. Minsan nasasobrahan ka din. So, lahat sa akin is moderate. Alam mo yung ikaw yung magkocontrol talaga ng ipapasok mo sa katawan mo. May times pa rin na nagkikrave ako sa piyato, sa mga pancit canton, pero para mapigilan ko yung cravings na yon, hindi ko siya binibili or bibili man ako isang piraso lang para alam mo yun. Pangit din naman yung dinedeprive mo yung sarili mo sa mga pagkain na mapapasaya ka. So, bibili ka pa din once in a while. Totoo. Actually, yan din yung weakness ko, yung mga piatos, yung mga pancit canton. Yung meat, mas madali yung i-ano yung meat eh. Pero yung mga chichiria, mga instant noodles, mga ganun. Ganda, ganda. Ito na lang, last final question before we end the podcast. How much do you want your loved ones to be minimalists as well? No. Hindi ko sila pinipilit or hindi ako pushy. Sa lahat ng mga decisions ko, ako to eh, decision ko to. So, sa akin lang. I'm just setting an example for them. So, it's still up to them kung gusto nila akong i-follow. May it be yung pagiging pescatarian ko, may it be yung pagiging low waste ko, may it be yung minimalism. Sa akin lang siya. I let people decide. And sabi nga natin, di ba, napag-usapan natin kanina yung respect when it comes to people's choices and decisions. So, I respect them and I'm happy when they are happy. So, ang ganda, ang ganda. Yun nga. Tapos, lahat naman tayo may desire na maging ganun sila in our head because we see the benefit. But at the same time, alam din natin na hindi rin maganda na pipilitin mo. Tulad yung mga The Minimalist, they have podcasts to kind of encourage people or to influence people, pero hindi naman na pinupush na kailangan mag minimalist ka kung hindi. Pero they do things like what you do. You have your blog and it inspires, and along the way hindi mo alam mga ano na pala, may mga nahihikayat na pala ganun. Maganda. And the final message to our listeners who want to embrace the minimalist lifestyle as well but don't know where to start. Alam mo, akala natin lagi para maging minimalist ka, lagi ka magsa-start sa decluttering. Hindi eh, hindi yun doon. Dalawang bagay lang yan. Sa lahat ng gusto nating gawin or marating sa buhay, you have to have the right reason. Kailangan, para sa akin, ang una mong gawin is ilista mo yung reason mo and yung goals mo. Bakit mo gustong gawin yung bagay na yun? Bakit mo gustong maging minimalist? Kasi hindi dapat nakikiuso ka lang. Alam mo yun? And dapat, alam mo yung reasons natin is what will push us. And when you do things with a heart behind it, you'll get more out of it. Parang itong pagiging minimalist ko, sobrang dami nang naging epekto sa buhay ko. Kung iisa-isahin natin yung mga pag tinatanong ako ng mga tao, paano mo napapagsabay-sabay lahat? Yung pagpapaaral, pagpapagawa ng bahay, yung pagiging co-owner ng coffee shop, and yung paghuhulog sa, may isa pa kasi ako hinuhulog ang lupa, and ang dami. It all boils down to yung hindi ko pagbili ng mga unnecessary things. Dun, siguro yun yung gusto kong maintindihan nila. And you have to start somewhere. Kailangan mong gustuhin yung isang bagay para maging successful ka sa pipiliin mo. Kaya you have to start now or else magiging regret mo lang. Magiging isa siya sa mga regrets mo sa buhay. Maraming salamat,
sa pagpapaunlak mo sa podcast, Tamera. Salamat. Thank you so much. And how can people reach you or yung ano mo, yung Facebook page mo or yung blog mo? Sa mga ano gustong makita yung mga posts mo, i-introduce natin yung Facebook page mo. Punta lang kayo dun sa Facebook page na Miss Minimalist. ms.mnslst. And they can message you, right? Kung may mga katanungan. Yes, yes. Gustong-gusto ko yung pag nag-chat sa akin yung mga tao. Gustong-gusto ko yung nakikipagkwentuhan sa kanila. Alright, so before we go, I'm gonna leave you with this quote, minimalism quote. If one's life is simple, contentment has to come. Simplicity is extremely important for happiness. Having few desires, feeling satisfied with what you have is very vital. Satisfaction with just enough food, clothing, and shelter to protect yourself from the elements, from the Dalai Lama. Thank you guys for tuning in. This has been your host, Regin. Till the next episode.